Ma, Kapadyak, may munting kwento lang ako base sa naging experience ko ngayong araw. Nabutasan kasi ako ng 3 beses sa bike ko. Kaya nung pangatlo, dun ko lang napagtanto na kailangan pala namin ang gamit na yon. Unang-una, kailangan mo magdala ng extra interior para pag hindi mo na talagang maayos yung gulong mo, meron kang maipalit. May dala naman si Daddy na extra interior, kaso isa lang. Nagkataon kasi nasabay nabutasan yung gulong ko, kaya hindi lang isa, kundi dalawang interior ang dapat dinala ni Daddy. Pangalawa, kailangan mo din magdala ng tools at saka patche para pag wala kang extra interior, meron kang pang-ayos sa gulong mo. Pangatlo, kailangan mo din magdala ng bomba. Kasi kanina, nung pangatlong beses na ako nabutasan, walang dala si Daddy na bomba. Meron siyang bomba, kaso hindi niya din dala kasi hindi niya mahanap kaninang umaga. Pang-apat, kailangan mo din magdala ng extra tubig para hindi ka ma-dehydrate. Kasi pag na-dehydrate ka, pwede kang mahilo, tas mag-collapse. Panglima, kailangan mo din magdala ng extra pera para pag hindi mo na maayos talaga yung bike mo, pwede mo lang siyang isakay sa sasakyan. Panganim, kailangan mo magdala ng pagkain para hindi ka magutom sa daan, lalong-lalo na pag long ride. Pangpito, kailangan mo din ay kasama ka pag maglo-long ride kasi pag nasira yung bike mo, may tutulong sa'yo. Buti na lang, magkasama kami ni Daddy kaya merong tumulong sa'kin. Kung nagkataon na nasa likod ako, wala akong pera, wala akong dalang mga tools, kaya iiyak na lang ako sa kalsada. At pang-8, kailangan mo din magdala ng cellphone mo na may load na pangtawag. Kasi kunyari, kapag naiwan ka na sa peloton at mag-isa ka na lang, pwede mo tawagan yung kasama mo para tutulong sa'yo. Mga kapadyak, yun lang ang munting may kukwento ko ngayong araw. Sana sa ibang bikers dyan, sa mga ibang cyclists, sana makatulong tong munting kwento ko para sa inyo.